Yan, okay. Yan, okay na, okay na, okay na. Hello, 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 hello. Ayan, no? Ayan, no? Hello, hello. Oh, hello, 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 lahat. Hello kayong lahat. Oh, yan. Welcome to my guide. Ang ano ko? Good morning. Good morning. Welcome everyone. Naku, ano yun yan? Napakasarap pag-usan. Good morning. Meron ako Angolan. Teka, by the way, sir, ito may allowed natin mag-camera. Ah, yeah. Wala, wala kang magagawa. Nagkukuna ako. Volunteer na yan. Kumpare ka to, sir. Barkada ka. Nagkukuha na ako eh. Wala kang magagawa eh. Oh, hello kay Jan. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh. Oh, 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 yan. Hello po, hello, 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 hello po. Hello po, hello, hello, hello. Tapos, hi. Yun. Approaching to Tingloy Island, our destination for Crown of Thorns cleanup. Okay, andito po sa Marikaban Island, andito yung ibang mga kasama namin. At sila yung isang grupo na kumukuha ng mga Crown of Thorns. After ng one dive nila, magkikita-kita kami sa isang location para tingnan kung gaano karami yung kanilang nakuhang mga Crown of Thorns. I will give you an update mamaya pagkatapos ng aming first dive. Bali, apat na bangka yung nandyan sa Marikaban Island, mga kasama namin. Kung matatanaw nyo, mayroong limang bangka ang naandun sa Marikaban Island. Yan, yung nasa harap ko. At yan sila nag-clean up ng mga Crown of Thorns. Ang mga Crown of Thorns kasi, ito yung mapapabisala sa ating coral. At ngayong panahon ito, napakarami nila. Kaya kailangan namin gumawa ng paraan para mabawasan sila. Hindi naman natin maubos kasi kailangan din sila ng ecosystem. Pero sa ganitong sistema, mabawasan sila para may save yung ating coral. Kasi sila ang kumakain ng coral sa ilalim ng dagat at sila yung sumisira, no? Dito naman sa aking harapan, makikita ninyo ang Sombrero Island.
ito yung isa sa famous dive site ng Batangas. At very colorful coral garden ang nasa ilalim niya. At last week, nagkaroon din kami ng Crown of Thorns operation. Ito yung pagtatanggal ng mga Crown of Thorns sa location na to. At ngayon, sa aming isinagawang Crown of Thorns clean up again, ay iba namang location yung aming pupuntahan. Ito naman, kung mapapansin nyo, ito yung mga barangay sa Tingloy. Ito ang Tingloy sa harapan ko. Ayan. Ito yung famous din na puntahan ng mga turista, yung Masasa Beach, which is on the back of this island. Approaching kami sa Sepok at mayroon din kami tatlong bangka rito na naka-deploy. Yan sila nangunguha ng Crown of Thorns. Para po sa inyo kalaman, ang Sepok po ay isa rin napakagandang dive site. Aming destination, doon kami papunta sa dive site na kung tawagin ay Devil's Point. Mula rito sa kinilalagyan ko siguro mga 10 minutes more ang aming travel time. At enjoy muna po ninyo ang view sa habang kami tumatakbo, no? Napakaganda ng view sa kapaligiran. Ito po yung likod ng Tingloy Island. Tourist destination din siya dahil sa napakaganda ng lugar. Tanawin, ang ganda ng mga formation ng bundok. Ang lugar na ito ay napaka-popular sa ating mga local tourists. Dito sila nagpupunta sa mga white sand beach dito sa likod ng Tingloy Island. Kaya buhay na buhay yung turismo sa lugar na ito. Kaya lang, itong magkaroon na ng pandemic, naapektuhan yung kanilang tourist. Ko. Approaching na kami sa aming location. Samahan din po namin yung isang speedboat. Nauna sila sa amin dito. Yan. So, dito na po yung location namin. Ito yung tinatawag na Devil's Point. Isang dive site dito sa Tingloy Island. Okay.
Ito yung mga corals na gusto naming maingatan dahil sa kawawa naman yung mga marine life natin pagka pinabayaan natin sila. At ito yung aming pinagkukuna ng hanap buhay. Kaya willing kami sa pakikipag-cooperate para makaganap ng kampanyang mga ganito sa ating marina ecosystem. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng mga corals. At ito yung sa isang iglap ay mawawala pagka hindi natin ito inalagaan. Ito yung nagbibigay ng kulay sa ilalim ng ating mga karagatan, ang napakagandang coral garden. Kaya dapat natin itong maingatan at dapat natin silang irespeto. Ito yung mga corals na kinain ng crown of thorns. Kung mapapansin nyo, namumuti siya at yung ibang parte ay nangingitim na. Ibig sabihin matagal na silang nakain ng crown of thorns. At habang tumatagal, ito ay magiging maitim ng maitim hanggang sa tuluyan na itong mawasak, babagsak, at ito ay magiging white sand. Nakakatulog ito para magkaroon tayo ng white sand. Ang crown of thorns, isa rin siya sa balance ng ating marine ecosystem. Kaya lang, pagka sobra ang dami nila, kawawa naman yung mga isda, mawawalan sila ng tirahan. Sila ay lilipat ng lugar, lalayo ng lalayo, at maghahanap kung saan sila pwedeng tumira. Nagpapasalamat tayo at may mga taong voluntaryo na handang magsakripisyo at tumulong para maproteksyonan o maalagaan ang ating ilalim ng karagatan. Dahil sa kawalan na ng mga kain, kung mapapansin nyo, parang hinang-hina ang sea turtle, gutom na gutom siya. Pagmasdan nyo ang itsura kung papaano sinisira ng crown of thorns ang ating mga corals. Ganyan sila sumira ng ating mga corals sa ilalim ng karagatan. Nakakaawa. Ayan, eto, nagsisiksik sila sa ilalim at sinisipsip nila yung mga katas ng corals. Ito yung isang klase ng sea animals na maganda siyang tingnan. May maganda siyang disenyo, ngunit toxic ito sa mga corals. Ito yung kumakain ng ating mga coral sa ilalim ng karagatan. Kaya marapat lamang na ang mga ganitong gawain ay ipagmalasakit ng ating mga kasama. Oh. Sa isang iglap at sa kaunting panahon na pagtigil ng crown of thorns sa ibabo ng coral ay ganito na ang kalalabasan. Puputi ang corals at mawawala sila ng buhay hanggang sa tuluyan ng masira at mamatay. Kaya mawawalan ng tirahan yung ating mga isda sa ilalim ng karagatan kapag nagpatuloy ang mga ganitong aktibidad. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga tao na may mabuting puso, may mabuting layunin, willing na tumulong sa mga ganitong activities ng macro spotter. At hindi lang sa mga taga macro spotter tayo o nagpapasalamat, kundi ganun pa man, ganun din sa mga volunteer divers na nagmula pa sa iba't ibang mga resort dito sa Mabini, Batangas. At nagpapasalamat tayo sa mga resort na sumuporta sa isinigawang activities na ito ng macro spotters o Anilaw Macro Association. Yan, ito po yung isa sa napakalaking activities na ginawa namin ngayong buong taon.
ang pag-clean up ng crown of thorns. At napakaganda ng resulta na idudulot nito kapag ipinagpatuloy palagi, ano? Pinagpatuloy pa natin ang mga ganitong gawain. At sa pag-clean up ng crown of thorns, kahit yung mga basura sa ilalim ng dagat, pinupulot na rin ng mga kasama nating divers para sa ganun ay maiwanang malinis ang ilalim ng ating karagatan. Maaring hindi man nagsasalita yung mga isda, pero siguro ramdam natin o nararamdaman din nila yung kaligayahan na idinulot nung isinagawa ng ating activities ngayon, araw na ito. Kaya pagmasdan nyo mabuti kung gaano ang naging resulta nitong underwater crown of thorns clean up na isinagawa ng macro spotter. Hindi na po natin maisa-isa ang mga taong dapat nating pasalamatan na sumuporta at tumulong sa sinagawang activities na ito ng Anilaw Macro Spotters o samahan ng mga dive guide dito sa Anilaw Mabini, Batangas. Alam namin yung buong puso ninyong pagtulong sa ginawang activities na ito. At ito ay magre-resulta ng napakagandang resulta at pakikinabangan ito ng lahat. Maaring kulang kami ng mga kagamitan, pero hindi ito naging hadlang na hindi kami tumugon sa panawagan ng aming asosasyon para makapagsagawa ng underwater crown of thorns clean up. Kaya ito ay magamang naging napakahirap kasi kulang nga kami ng mga kagabitan, maaring kulang kami ng mga iba't ibang uring gamit na kailangan namin sa underwater, pero masaya kami na nakaganap ng mga ganitong activities. At kung may mga susunod pa, ay willing ang bawat isa na muling mag-participate para muli naming magawa ang ganitong activities na alam nating ito ay makatutulong sa ating inang kalikasan. Maring napagod man, nahirapan, at kangay nakaramdam ng lungkot, pero may iniwan namang saya sapagkat nakaganap kami ng isang mabuting gawain, at alam namin na ito ay nakatulong ng konti para sa ating inang kalikasan. Kaya sa ating mga kasamang dagat sa Anilaw Macro Spotters and to all volunteers, divers na nanggaling pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, sa mga resorts, owners, boat association, and sa ating mga kasama, sa mga taong tumulong na sumuporta sa ganitong activities, maraming salamat po sa inyo sa ginawa nyong pagsuporta. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang lahat ng gumanap ng ganitong activities.
after our first dive, ganito karami yung nakuha naming crown of thorns. Ito ay umaabot ng mahigit 300 na piraso. Itong ganito karami ay marami din ang makakaing corals. So after our first dive, nagpunta kami sa aming meeting place sa Sepok Beach, kung saan ay dito namin titipunin ang aming mga nakuhang mga crown of thorns, at gumawa kami ng hukay para doon ilibing ang mga nakuha naming mga crown of thorns. Dito namin sama-samang inipon ang mga nakolekta naming crown of thorns dito sa Anilaw, Mabini, Batangas, at Tingloy Island. So ang mga crown of thorns na ito ay hindi na muling makakapaminsala sapagkat ito ay patay na. Ano, ito po ay ililibing. Dito rin sa lugar na ito, malimit kaming nagkikita-kita kapag kami ay may mayroong mga guests o nag-guide kami ng mga divers all over the world. Isa rin ito sa aming mga spot kung saan ay dito kami nagpapahinga at dito kami nagsasagawa ng aming surface interval. At minsan, dito rin kami nagsasagawa ng mga beach activities dito sa napakagandang white sand ng Sepok Beach. So, after all na makolekta namin ang mga crown of thorns, ito na yung resulta niya, no? Tatabunan na po natin at tuluyan na siyang ililibing para hindi na siya makapaminsala, hindi na makapangitlog, at maiwang malinis at maganda ang ating karagatan. Welcome to Maharlika Dive Center! Alright. We love you all. Yan, okay.